Kamusta mga kalarga and welcome back ulit sa aking channel Fat Biker PH here. So for today's episode, magkakaroon tayo ng bike check sa aking bike. So bago ang lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe at hit mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa bawat video na in-upload ko. So may mga kalaga rin na nagtatanong ng upgrades na ginawa ko. Ano ba yung drivetrain ko? Ano ba yung handlebar na gamit ko ngayon? Ano ba yung saddle? So lahat yan, pag-uusapan natin. Lahat yan, i-share ko sa inyo ngayong araw. So excited na ako. Tara, samahan niyo ako. Magsimula tayo sa cockpit setup ng bike ko. Ang gamit kong handlebar ngayon ay loop bar from TP or The Project. Nabili ko naman siya sa BMX Cycle Center ng 1,900 something. Plus lalo move piece, so binayaran ko ng 2,000 plus kasi pinadeliver ko siya sa amin, wala akong time na pumunta sa shop nila. So yun, hanggang ngayon, ito pa rin yung gamit ko at pasok na pasok sa riding style ko dahil sobrang comfortable siya gamitin for me. So iba-iba tayo ng preference or taste sa paggamit ng handlebar, pero for me, ito yung pinaka the best na handlebar para sa akin. Tapos meron siyang bar tape na naka-install West Viking, nabili ko to sa Lazada ng 300 something lang. Nagawa ko na rin ito ng video, check nyo na lang dyan. Hand grip, ito yung SE extra chunky, 6.7 yung sukat or yung haba. Nabili ko to sa Raven Cycles ng 1,500 pesos. So itong handlebar ko, napalitan ko na siya from straight bar. System ko ay HCM, 70mm, naka-positive siya para medyo nakaangat. Itong saddle ko, hindi ko pa rin siya pinapalitan dahil okay naman para sa akin, malambot naman siya. Tsaka komportable naman ako gamitin to. Ang brand nito ay Velo Saddle. Seat post. Ito pa rin yung gamit kong seat post. Stock pa rin siya. Pedal. From stock. So nagpalit ako ng flat pedal. Weapon ambush naman to. Ito yung may 3 bearings na tinatawag. 1 year na yata sa akin to. So matagal-tagal na rin nagamit. Hanggang ngayon, di pa ako nagpapalit. Ito pa rin. This is my frame. Imperium from Mammoth. And syempre from Wata Bike Shop din. Actually, itong bike na to ay built bike ko na bili sa Wata Bike Shop. So shoutout kay Boss Dennis Tolentino ng Wata Bike Shop and sa team niya. Yun, maraming salamat sa inyo sa pag-asikaso kapag nagagawi ako dyan. Yung colorway niya is matte black. Medyo kuminta black siya ng konti dahil kakapunas ng magic gatas. Yung size niya naman ay medium, 26R medium. Ang gamit kong headset ngayon ay Control Tech. Ang sukat niya ay 44 sa top, sa bottom naman 55. Tapos yung seat lamp ko ay Control Tech din. Yung fork na gamit ko ngayon ay from Gen 6. So hindi na ito yung stock na fork ng bike ko. Ang nagustuhan ko kasi dito, meron siyang nakaabang na mounting for carrier. Tapos mataba na yung pinakadulo ng fork na to. So pantay siya sa pinaka bottom ng head tube. Kaya maganda siya tignan, straight. Yung sukat naman ng fork na to ay 150mm. Sa rear naman or sa likod ay 190mm. So, kaya siyang salpakan ng malalaking rims at gulong. So 135mm na rims. Sa harap at likod kaya niya. Pati 5.0 na gulong kaya niya rin. So yun yung kagandahan sa frame na to. Speaking of gulong, punta tayo sa aking wheel set na gamit. So ito yung rims niya. Stock pa rin to ng bike ko. Champion yung tatak. Tapos 105mm yung sukat. Harap at likod parehas yan. So hindi ko pa siya pinapalitan, ang pinalitan ko lang dito ay yung rim tape. Ito may ginawa akong video patungkol dito sa pag-install ng rim tape. Check nyo na lang dyan sa mga videos ko. Yung tires ko naman, ito pinalitan ko na rin from Innova. Nagpalit ako ng Maxxis FBF sa harap, FBR naman sa likod. So yun, pinalitan ko siya. Ang sukat nun ay 26x4.8. So ito nagustuhan ko siya dahil matibay, tapos nasaba ko na siya sa mga trails, sa mga matitinding putik, bato, buhangin, ilog yun. So, bulib ako sa gulong na to. Sobrang tibay talaga. Yung spokes ay stock pa rin. Hindi ko pa siya pinalitan. Harap at likod. Tapos yung hubs naman, yung sa harap ay Quando, 150mm. So, stock pa rin yan. Hindi ko pa rin pinalitan. Sa rear naman, gamit ko ay Quando rin, 190mm. Hindi siya masyadong malakas. Hindi rin siya masyadong mahina. Sakto lang. So, tamang-tama. Kapag nagsasalita ako sa camera, hindi siya masyadong maingay. So, yun na gustuhan ko rito. Sa rotor naman, nagpalit na rin ako dyan. From 180 sa harap, sa likod naman 160. Ang pinalit ko ay Shimano Ice-Tech na rotor. Yung sa harap ko ngayon ay 203. Yung sa likod naman ay 180. So may adapter to parehas. Nabili ko to online sa Facebook Marketplace. May nakita ko ng seller na nagbenta nito.
ng Paris na, nakuha ko siya ng 3.5 something, parang ganun, hindi ko na matandaan eh, pero matagal na rin kasi sa akin to, kaya medyo nakalimutan ko na yung price. Pero ganun yung nagre-range yung price ng rotors na to, bukod pa doon yung adapter na nabili ko para dito. Drivetrain, so nagpalit na ako ng drivetrain ngayon. Gamit ko ngayon ay Diore XT na 11 speed. May indicator siya rito sa may handlebar, tapos may clutch yung RD nya. Diore XT M8000 yung upgrade kit na to, nabili ko siya sa Lazada nang naka-seal. So nung time na yon, nung nabili ko siya, nasa 9,000 something lang siya eh, pero yung regular price niya 12,000 to 13,000. Tip, kapag bibili kayo sa Lazada or Shopee ng upgrade kit or ibang pang parts related sa bike, check nyo lang lagi yung reviews, tapos yung ratings ng seller, para hindi kayo mabogus or mabudol ng mga seller na maraming nang bubudol sa Lazada at Shopee. So yun, itong upgrade kit na to, bago ko siya binili, chinek ko muna yung ratings ng seller, tapos yung mga reviews. So 100 plus yung nag-comment doon, yung nagbigay ng reviews sa upgrade kit na to. Tapos magaganda yung feedback nila, magaganda yung outcome yung reviews nila, yung product na na-receive nila maganda. Kaya yung binili ko to, talagang sinigurado ko kung okay ba tong product na to or hindi. So yun lang, tandaan nyo kapag bibili kayo ng anumang item sa Lazada or Shopee, para hindi kayo mabudol or mabogus, check nyo lang laging review tsaka yung ratings ng seller. Pag walang comment dyan or reviews, magtaka na kayo, or malayo sa katotohanan yung presyo, magtaka na kayo, maghanap kayo ng ibang seller na mas magaganda yung reviews at mataas yung ratings. Crankset, yung gamit kong crankset ngayon ay Halotech na. Inupgrade ko na siya from square tapered. So naka-Halotech na ako ngayon, gamit ko Kratos from Wata Bike Shop din. Yung sukat ng crank arm niya ay 170mm. Gamit kong BB ngayon ay 120mm. Dahil sa BB shell ng frame ko, 120. Ang chain ring ay Decas na oval, 3040. Brake set. So yung gamit kong brake set ngayon ay Shimano non-series BL425. So ito ay mas maganda kesa sa Shimano MT200 na hydraulic. Mas maganda siya kasi yung lever niya alloy na, yung MT200 ay steel pa rin. Tapos maliit yung lever niya, parang Diore na rin, tsaka SLX. Pero ito, non-series pa rin siya. Nabili ko to online din sa Facebook Marketplace. May nakita akong seller doon, nagbibenta nito. Nakuha ko to ng 1,800 dati, nung binili ko to. So ngayon, di ko lang sure kung may makikita pa tayong ganitong non-series na brake set. So pahirapan na rin makakuha ng mga brake set ngayon. Kaya mapalad ako nung time na na-acquire ko to. So hanggang ngayon, ito pa rin yung gamit kong hydraulic. Hindi pa ako nagpapa-bleed simula nung pinakabit ko to. 2 years ago. 2 years na nung nabili ko to. So 2019. So matagal-tagal na rin tong brake set na gamit ko. Accessories. So ito yung mga accessories na gamit ko so far. So una, ito yung pack gear na oblong bag na kung tawagin nila. So may ginawa rin akong unboxing na video sa oblong bag na to. So check nyo na lang dyan sa mga videos na na-upload ko. Tapos meron din akong top tube bag. Yun din yung reason kaya nagustuhan ko tong loop bar, kasi pwede siyang lagyan ng bag, which is ito, partner niya talaga yung oblong bag. So ito, dahil dito sa bag na to, hindi na ako magdadala ng belt bag at kung ano-ano pang bag sa aking katawan. So lahat ng bigat or lahat ng gamit ko na dinadala dati sa aking katawan, so dito ko na nilalagay sa aking oblong bag. Wallet, cellphone, camera, etc., battery. So lahat nung dinadala ko kapag nagra-ride ako ng naka-belt bag or naka-bag, dito ko na nilalagay. So wala na akong bigat sa katawan. So ngayon, nagdagdag ako ng top tube bag naman, ito. Kasi may ibang gamit pa akong dinadala sa ride. Nabili ko ang mga ito sa pack gear. So yun nga, sa ginawa kong video, nilagay ko na rin doon yung description, yung link kung saan kayo makaka-avail ng mga bags na to. So nabili ko siya sa pack gear mismo from Cebu. So pina-ship ko siya papunta dito sa Metro Manila. Tapos meron ako itong gaseron sa headlight. 800 lumens. Nagpalit na ako ng mataas na lumens sa harap kasi pag bike to work, gabi na akong umuwi, kailangan ko ng malakas na ilaw. Ito, pinalit ko yung gaseron na solid din yung lakas ng ilaw. 800 lumens. Tapos sa likod naman, meron akong rock bros. Maliit lang siya, ito. Pero okay na rin pang tail light. Sa gabi, kita na ako dyan. So maraming nagtatanong sa akin, saan ko daw ba nabili itong fender na to? So ito, ordinaryong fender lang to. Nabili ko lang to sa
ang karaniwang bike shop dito sa May Batasan, yung nagawi ako dyan. Ang kulay talaga nito ay kulay gray. So itong nakikita nyo sa labas o outer part, ito yung pinaka bottom dapat, ito yung nasa ilalim dapat. Kulay gray yung pinaka nasa taas dapat ito. So binaligtad ko lang para mag-match siya sa color ng bike ko. So lastly, meron pa pala akong in-upgrade na bolts. Ito, kung nakita nyo ito. Naka-all slick na ako. So ginawan ko na rin ng unboxing video tapos installation. Check nyo na lang din sa mga videos ko yan sa baba. Hindi pa naman kompleto pero halos lahat na nung bolts ay all slick na. Or titanium bolts na kung tawagin nila. 3,000 to 4,000. So yun yung nagastos ko sa mga bolts na ito. So Lazada at Shopee ko lang din sa nabili. Kung bibili kayo ng titanium bolts or plano nyo mag-upgrade ng bolts, try nyo or check nyo yung risk na brand. So yun, mas maganda i-try nyo rin sa inyong sarili para ma-witness nyo kung gaano kaganda at solid tong mga bolts na to. Hanggang ngayon hindi pa rin siya umukupas. So kung paano ko siya binili ng bago pa rin siya hanggang ngayon. So yun, solid tong risk na to. So that's it for today mga kalarga, maraming salamat sa inyo sa pagtutok at pagsuporta sa channel. So kung di ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe at hit mo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa bawat video na ina-upload ko. Kung nagustuhan mo yung video na to, share mo to sa mga kaibigan mo, sa mga tropa mo, sa mga kagrupo mo, sa pagbabike. Yan, maraming salamat sa inyo, kita-kita ulit tayo sa daan. Ingat kayo, ride safe, God bless!